Okay guys, meron pa tayong isang topic dito. Nagkakape tayo ng broad coffee. Ito'y tungkol sa ano, tunay na buhay pa rin. Marami akong mga nakasalamuhan, interview na mga above average na mga income. Nag-usap kami tungkol sa kasi medyo ano na sila sa ano eh, yung kinikita nila nagpinsan halos break even na o konti na lang naiwan, nandun lang napunta sa mga loans. At ngayon ang rason daw na kasi yun na ang kinikita, kailangan mag-loan. Kasi nakapagsabi ka ganyan, Mcnicks, kasi medyo mataas-taas konti yung ano mo. Tama naman, naintindihan ko. Pero itong usapan natin, guys, parang malagay natin sa bago dumating sa punto na ma-outbox tayo sa mga ganyan. Pa-shout out dyan ha, sa mga medyo natamaan. Pero ganyan ang nangyari sa buhay. Diba? So pag-usapan na lang natin. So yun, yung mga naka-experience ng ganun hanggang ngayon, may isishare ko mga istorya pa na merong mga matalino na maaga-aga pa na makita nila na parang pag dito tayo sa Pilipinas, pag ito yung kikitain natin dito, hindi, wala tayong pag-asang makatikim ng asinso. So, dito mong talino, skarte, nakapaghanap ng paraan na makapangibang bayan, minsa, continue doon ang trabaho nila. So, ngayon, si Don eh. So, convert mo yung kita dito, malaki. So, may makikita dito. So, yun. Okay na yan. Itagay natin. Check. Dito naman yung naiwan, may iba na, sa isa niya, pati naman yung mga guro. Ngayon, dahil ito kasi sila, prone sila sa mga, maraming mga magpapautang. Diba? Loans. Ngayon, ang sarap pagtanggap mo sa loans. Dating sa punto na wala nang halos maiwan sa pera. May mga kailangan basic needs mo eh. Taga lang, tagilid ka talaga. Parang ang nangyari niyan. Parang walang nangyari sa pagiging professional mo. Ikaw yung professional na mas maganda pa ang dating sa walang natapos. Pero madiskarte. So, huwag na naman tayo ma-open ha. Usapang ano lang to. Pero ang kagandahan mo dyan, long run, pag ma-manage mo, may return of ROI naman yan kasi habang tumatagal kayo sa government, maganda naman yung mga pensions nyo kung makaabot tayo dyan. Makahulagpos kayo. Kailangan makahulagpos kayo sa existing nyo loans bago at least pakatikman nyo yung pensions nyo. So ito din. Meron din isang sample na ganyan ang income nila kasi magre-range ng average, parang uniform lang yung mga kunti lang ang diferensya niya. Ayun naman, itong mga kamag-anak, madiskarte, bata pa, naingam na silang ganun, manap sila ng mga side hustles, mga sidelines. Nagmumul sila ng skills, like ano, pwede may time sila kasi sa lupa sila, may time sila magkaroon ng mga, like, grazing, poultry, skills nila, kung ano-ano pwedeng gawin. Fishing, may time na magpag-monitor. Loans doon. Kapital. Ayosin lang management sa loans na hindi naman yun madagdag sa liabilities. Ang loans na liabilities na nagiging asset mo. Dalungan, hindi yung liabilities mo na loans, at the end of the day, naging dagdag plus liabilities pa dahil hindi ko nag-click yung ano mo. Dapat may magandang feasibility studies.
So yun lang, share ko. Naisip ko rin dati, sabi ko, liit lang sahod ko sa kumpanya nito. Kasi domestic lang eh. Ginawa ko, ina-upgrade yung sarili ko. Wala naman dyan, kahit pa magaling-galing ka dyan eh. Magsisilos ka doon. Eh, ganyan na naman ang inaabot mo eh. Hindi mo in-upgrade sarili mo. In-upgrade ko muna, patahimik. Tapos hanggang ikaw nang inahanap kasi medyo mataas ng lisensya mo. Tapos, kumbaga, hindi pa masyado. Hindi man kaya dati kasi hindi pa nagsurplus. Kung madami yung mga lisensya nyo, medyo ikaw pang hahanapin. Diba? Hindi man ka pa during the time. So, naisip ko, i-upgrade yung sarili ko hanggang nakachimpo tayo ng kahit domestic. Maganda naman ang parang pares ang bigayan dati. Doon, kasi na-use ka na sa ganung kita mo. Hirap ka, totoo yun. May mga bisyo-bisyo ka pang tungi ng mga gastos-gastos. Every time mag-sahod, negative, membro ka sa mga pautang, yung itiin mo, hawakan. Diba? Hindi mapigilan. Pag ganyan lang nga rin sa sahod. Pigilan. Kaya na nagkataon ako nakatikim ng magandang bigayan dito. Ginawa ko. Binago ko yung same lifestyle. Medyo inuna ko yung makapag-change naman yung ano natin. Kung sahod mo, times 4 na. Diba? Sa normal na bigayan sa what? Mystery, makapag-con ka talaga. During that time, kumuli tayo. Hanggang tuloy-tuloy na nandun tayo sa maganda ng record natin. Kaya, kagsikapan natin na may meron namang kaibahan kaysa dati. No? So yung mga ganun ka rin ng mga income, hirap talaga. Sa advice ko, hanap kayo ng mga ibang side hustles na gawa naman na hindi naman papuntang ngutang ka pa para i-capital mo doon. Tapos ganun pa rin ang mayayari. Dagdag problema, halos windang-windang na talaga. Miracle na lang yung kapag-save. Yun. At saka isa may nakita ko. Pagdating siguro sa punto ganung edad mo, golden years, lahat ng mga heavy loads na bit-bit mo, so maganda siguro i-reduce na. I-reduce, tapos yung mga long-term natin mga plano, just tayo dito sa short-term, unload yung mga mabigat, tanggalin natin. Iwan lang yung video lightweight, yung mga gaan-gaan na kaya natin i-adjust, i-align dito sa present nating sitwasyon. Lalo na pag hindi ka na masyadong babad sa active job mo, like dati na halos wala kang pahinga, kasi bata ka pa din, gusto mo. Laban ng matikam mo, dito. Gusto mo ng 60-40, 70-30, 70 yung trabaho, 30 pahinga, 60 yung trabaho, 40 yung pahinga, 50-50, 50 yung pahinga, 50 yung trabaho, kasi klaro ng contractor ka. Marami namang iba dyan na mga candidate at saka ikutan. Pagbaba mo, naitabi ka, pang consumo mo, pang emergency fund mo. Tapos, for that, your phone needs a mobile or Wi-Fi connection first. So, yun. Yun ang mga top tips dyan sa mga nasabi ko, yung mga medyo hirap spillingin. Advice ko, huwag kayong maengganyo doon sa mga offer ng mga ano naman, mga mag-utang kay invest nyo. Wala. Sa panahon ngayon, pandemic guys, wala yung investment. Hindi ba tayo masabi na hindi maganda yun? Pero mas maganda kung
i-observahan naman natin itong effect ng pandemic, effect ng merkado, status ng market natin dito. Kung merong signs of recovery, stabilize na yung support niya, sasama na yun guys, sasama na yung lahat. At saka pwede ka nang mag-isip ng anong magandang sidelines na hindi naman mapurnada na naman yung pinagkaingatan mo, pangkapital mo. So, yun ang ipapayo ko. Sabihin na inano natin na ganyan ang mga mangyari sa napituhan. Ganyan talaga ang buhay. Pero para lang din sa akin, ha? Mas maganda ang tips ko hanggat maaari, may emergency fund. Kahit ano emergency fund, pwede mo yung mga liquid lang, yung may tabi ka, kahit alahas mo, emergency fund din yan eh. Savings mo, mga time deposit mo, property mo, emergency fund yan. Mga pag-aari mo na, asip, basta asip, pwede pang emergency fund yan. Mahirap kasi guys, kita mo, walang maiwan, maliban dyan, wala kaming asset, walang liabilities. Kung may darating sa iyo, pagsubok sa buhay na may bigat, wala na. Suicidal, holocaust, catastrophic, termino, synonyms yan, parang dilobyo sa buhay. Kasi tandaan mo guys, ay nabisirban ako, pag ikay financially hard up ka, tagilid ka, yung mga trials parang dadagdagdag sa problema mo. Dadami sila, subukan ka. Demonyo siguro yan. Pero pag may naitabi ka lang na pang emergency fund, may naiwan ka, bago mo maubos yan, ano ka naman, nag-refill ka naman. Diba? Tips ko, habang nagtatrabaho, tabi ka. Tabi ka medyo. Ibang style ko eh. Pag ako'y tatrabaho medyo kunat-kunat ako sa mga dito ba? Libre naman kaya dito. Diba? Kunat-kunat ako. Pero pag ako'y bumaba guys, magastos ako. Magastos. Natutong. Parang hindi pang in-check style tungkol natin, parang pang-western ano style. Tungkol. Ibig sabihin, reward sa sarili ko. Alam mo natin yung mga factors yung considers natin. Parang about ito, boring, challenging, exposed ka sa risk. Limited yung laya mo kasi trabaho talaga. May mga protocols, bawal. Pagbaba mo ba? Pagbaba ko talaga. 100% ako on the way. Hindi ako pwedeng mag... Hindi mo ko pwedeng kontrahin. Hindi mo ko pwedeng... Wala. Kasi... Tinatrabaho ko to. I-enjoy ko. May budget ako dyan. Pero kita ko, urgency plan. Balik na naman, prepare. Pero huwag mong ubusin lahat. Meron ka pa rin. So, makukuha nyo rin yan, guys. Makukuha natin lahat yan. Management lang siguro. Ngayon, medyo tagilid kayo dahil sa figure naman nyo. Lalo na babad kayo sa loans. Pero kung hanggat maaari. Kasi ito lang masasabi ko. There's no turning back. Diba? Pagdating mo sa edad na ganyan, tapos mga karamdaman ka na, wala. Tapos dagdag ka pa ng pasakit financially, unstable, dagdag problema sa pamilya, problema sa trabaho, ano na. You are already outbox the Mexico problems, health, financial status, yun ang pinakamahirap. Yun lang siguro, no?
sabi natin na habang may time, gawa kayo ng paraan na pag pumasok kayo ng sidelines, huwag yun namang utang na naman kayo. Isang tips ko guys, kasi kung kanegosyo ko pa dyan, kapital ka, kaya na naman, mahirap, magsak. Ito na lang, isa makatulong, visit sa Mcnicks channel, meron din libreng forex tutorial dyan. Magtanong, mag-aral, bakit nakuha ni Mcnicks, makuha nyo rin. Tiyaga, pasensya, pwede. So yun, isa yan sa mga maibigay ko lang na tips habang pwede pa. Diba? So yun, yun. Minsan, pasmayal ako. Buhay ng tao, tayo, challenging. At saka, tayo lang talaga. Walang iba. Tayo talagang nagpa-pilot sa sarili natin. Iba, mga ano lang yan. Kuminto, suggestions. Pero, in reality, ikaw lang. Dito, importante, wala kang piniperhesyo with regards to manage mo. Wants mo. Mahirap dyan kung daming mapaperhesyo sa mga lakad. Okay? So, yan. Dito sa isang episode na to, ang topic nito ay tungkol sa paano mo ay ayos ang existing financial problems mo. Yan na namin ito yung suggestion na pwedeng gawin mo. Pwede ding mag-aral ka ng sarili mong estratehiya. Ito ay sharing lang naman sa mga pinagawa natin na parang effective naman i-apply sa buhay natin. Iba-iba naman tayo, pero baka may meron kayong na sakap dito na pwede nyo idagdag sa mga estratehiya nyo. Okay, yan lang muna sa tunay na buhay ni Mcnicks.